Hello guys and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay i-share ko sa inyo kung magkano yung maggastos mo sa pagpapalit ng clerical error dun sa birth certificate nyo guys. So, ayun guys, hindi ko alam kung ano ba i-share ko, yung pinakabayad sa PSA or yung pinakabayad sa babayaran mo sa wrong name mo or sa basta yung papapalitan mo sa PSA mo. Siguro i-share ko na lang yung bawat magagastos mo sa paglalakad ng requirements na to. So, ayun nga guys, pinaka number one is kailangan mo talaga ng birth certificate. Then, ang bayad dito guys, ang bayad sa birth certificate ay nasa 170 yata. Last nakuha ko ng gento, hindi ko na matandaan. Basta nasa 100 to 200 plus lang siya guys. So, online siya. Then, 1 week mo siya makukuha. Nung panahon na kumuha ko ng gento, 1 week before mo siya makuha. Ano siya? Nakuha ko siya sa customer service ng SM. Then, ito guys, kasi meron na siyang online platform. Then, pwede mo na rin siya ipa-deliver sa bahay nyo. Then, medyo expensive nga lang kasi nga, babayaran mo rin yung delivery fee. So, need mo talaga ng birth certificate kasi yun talaga yung nilalakad mo. Then, ayan yung mga other expenses na kailangan mo. Kailangan mo ng baptismal certificate na kailangan. Sabi sa akin ni Mama is 150 daw yung baptismal certificate. Makukuha mo siya sa pinabinyagan mo na simbahan. Then, ayun, magkano, ayun nga, punta muna tayo sa mga pinaka main topic ko talaga dito sa aking vlog for today's video. Ang pinaka-main topic ko talaga is magkano ang babayaran sa pagpapalit ng clerical error sa inyong birth certificate. Then, babasi muna ako dito sa binigay sa akin na papel. Ito guys, may presyo kasi siya. So, ayun guys, ang nakalagay dito, payment filing fee. So, nakalagay dito is 3,000 for change of first name. So, 3,000 first name. So, paano pag whole name papalitan, di ba guys? Sobrang mahal. Sobrang mahal, promise. Then, 1,000 for correction of clerical error. Clerical error. So, sa akin guys, in my case, isang letra lang naman yung problem ko. So, 1,000 yung babayaran ko. Pero, hindi pa nagtatapos yun guys. Kasi may nakalagay dito is additional fees for migrate petition. So, bago ma-approve siguro yata yung pagpapalit ng clerical error sa inyong birth certificate, ay mag-additional pa kayo ulit ng 1,000 service charge for change of first name, correction of birth date. So, kung 3,000 babayaran mo sa pagpapalit ng first name, then may additional pa palang 1,000 charge for change of name, correction of birth date. Of, basta, ayun. So, kung 3,000 plus 1,000, 4,000 yung magagastos nyo sa pagpapalit ng first name mo pa lang siguro. Kasi, for migrate petition nga daw. So, parang kailangan pa ng approval, di ba? Parang ganun. Then, 500 service charge for correction of clerical error. So, in my case, so, kailangan ko magbayad ng 1,000 for correction of clerical error. Yung O ko, yung A ko naging O. Then, mag-additional pa yata ako ng 500 service charge for correction or of clerical record. So, 1,500 ang babayaran ko sa isang letra. So, para sa akin is expensive siya, di ba guys? Pero kung kailangan mo talaga is okay lang yun guys. As long as maayos na yung wrong spelling dun sa birth certificate mo. Kasi dati guys, kwento sa akin, sobrang mahal talaga ng pagpapaayos ng gento kasi kailangan mo pa daw ng abogado. So, ngayon kasi is kahit ikaw na lang maglakad, pwedeng-pwede. Pero, as kasi medyo expensive pa rin talaga siya sa ibang tao. For me, ah. Expensive siya. Kasi isang letra lang naman yun, di ba guys? Ganun. Then, ayun, di ko alam, pero last year, may mga napanood ako sa YouTube na free lang yung pagpapalit niya ng name. Hindi ko lang alam kasi hindi ko naman napanood lahat. Pero, ayun. Ayun yung mga babayaran nyo, guys. Kapag nagpapalit kayo ng mga names. Then, siguro, ang estimated ko na kailangan yung dalang pera ay nasa 5 to 10,000. Kung
problem nyo is ang first name nyo, middle name nyo, or surname nyo, yung buong buo nun. Yung sa akin kasi, in my case, one letter lang, two letters, hanggang three letters. Ang nakalagay kasi dito ay, wala naman pala siyang nakalagay. So, siguro, one to three letters, nasa 1,000 lang yung babayaran nyo. Kasi, kung buong name, 3,000 yung babayaran nyo. Then, nakalagay naman siya dito, 3,000. So, medyo magastos, guys. Then, ayun, nakalagay nga siya, 3 to 4 months yung process. Pero sana naman, hindi siya 3 to 4 months yung makonsume. Kasi sobrang tagal. Kasi lalo na sa mga nag-apply ng passport na nakapag-schedule na, diba guys? Masasayang yung mga ginastos nila na pagpapa-schedule ng passport. Kasi bayad na yun at hindi siya pwede ipa-refund. So, sana dumating to sa mga matataas na pwedeng ma-refund yung pinambayad sa passport. Kasi hindi naman din alam lahat na naglalakad na pag may problem pala sa birth certificate ay kailangan muna ayusin at ayun, medyo doble-doble talaga yung gastos nyo sa mga ganun guys. Then take note guys, pag punta kayo sa DFA, kailangan guys, ready na yung mga requirements nyo para wala nang problema, then wala na rin dapat problema sa PSA sa mga maglalakad ng passport. Kung may problema kayo, huwag nyo na muna kayo magpa-schedule. Ayusin nyo muna yung requirements nyo para walang problema. So, ayun lang guys. Kung may mga katanungan kayo, feel free to comment sa comment section para maisagot ko rin kung ano yung maisasagot ko, diba guys? Kasi ako, naglalakad pa lang ng ito, inaayos ko pa lang itong requirements ko. Pero, i-update ko kayo guys kung magkano yung mga magagastos ko. Then, kung gano'n ako katagal nag-process or makukuha yung PSA ko. Nilalakad ko pa rin siya now kasi guys until now. Nakaka 3 days na ako. Nagsimula ako ng July 23. Then July 27 na ngayon. Ay, 4 days na pala. So, ayun guys. And kung may mga katanungan pa kayo, comment down below at baka masagot ko. So, yun lang guys. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga videos ko. Yun lang. Bye-bye. Paalam.